Nabisto sa pagdinig kanina sa Senado na malaking porsyento ng asin sa bansa, imported na rin pala ang sinisisi ng ilang ahensya ang batas na nag-oobligang lahat ng lokal na asin dapat iodized. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Baboy, sibuyas, mais, at ngayon, pati asin, imported na rin. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, lumabas na 93% ng asin na ginagamit ng mga Pinoy, imported, habang nasa 7% na lang ang napoproduce ng local salt farmers. Ang dahilan daw niyan, ang Republic Act 8172 o ang Act for Salt Iodization Nationwide Law o ASIN Law. Ipinag-uutos ng nasabing batas na lahat ng asin na dapat iproduce sa ating bansa ay iodized salt para tugunan ang lumalalang problema sa iodine deficiency. During the time when the law is being developed or formulated, the level of iodine deficiency in the Philippines was quite high. And one of the identified source or vehicle for iodine that is basically that is always consumed or regularly consumed at the household or commonly consumed in the household is salt. So yun po yung nakitang vehicle, best vehicle for the iodine. Pero bira agad ng mga senador, bakit kailangan lahat ng ginagawang asin sa bansa ay iodized kung may gamot naman daw sa iodine deficiency? Walang nagsabi sa akin na kailangan kumain ako ng iodized salt. Yung doktor ko, sinasabi nila, uminom ako ng gamot. Hindi ako sinasabihan na kumain ako yan ng iodized salt. Nagulat ako dyan eh, kasi that's really bad. Di ba may iniinom na gamot, hindi naman yun nakukuha sa pagkain ng maraming iodized salt. Giit pa ni Senator Villar, pinatay ng naturang batas ang industriya ng asin sa Pilipinas. Kaya yung mga small farmer na hindi naman marunong mag-iodize, ni-require nyo lahat mag-iodize, pumara na sila sa pag-produce ng salt kasi hindi nila alam yung iodization. You have to understand our small farmers. They are not as intelligent, as well-educated as you are. And then, sana kung ni-require yun, tinulungan sila to do iodization. Wala naman tumulong. Sa datos ng komite, nasa 240,000 metric tons ng asin ang napoproduce ng ating salt farmers taon-taon mula dekada 60 hanggang 70. Napakalayo niyan sa kasalukuyang annual production of 42,000 metric tons na kinoconvert pa sa iodized salt. Suspecha raw tuloy ni Senator Villar. Well, though, bakit nyo ni-require na lahat ng salt i-iodize? Sino naglabi sa inyo? The original... Ako, may feeling ako may naglabi sa inyo yung importer ng iodized salt. Tingin ko, kasi kung ako yan, hindi ko i-require lahat. Lumabas din sa pagdinig ng dalawang bansa ang pinagmumula ng imported na asin, China at Australia. Pero sabi ng mga local producers ng asin, hindi naman lahat ng asin na dumarating sa bansa ay iodized. So the Bureau of Customs issues an import permit and then importers are required to get certification from the FDA to present that some of that salt will be iodized. When the salt comes in from Australia, it is not yet iodized. No, when you passed that law, you demanded that the local salt be iodized. Tapos ngayon, mag-i-import kayo ng salt na hindi iodized. Ano ba yan? Ano bang malaking kalokohan yan? Di sana pinayagan nyo na lang yung local producer na hindi iodized at ni-require nyo na lang na may manufacturer na mag-iodize. Kung ganun din lang ang gagawin nyo na mag-i-import kayo ng hindi iodized tapos i-re-require nyo yung iodized. Ano ba yan? Ang problema, mismo ang implementing rules and regulations ng batas ang pumapayag ng pag-import ng raw salt at pag-uobligang i-iodize muna ito bago ibenta. Nalaman din ng mga senador na ang Food and Drug Administration ang ahensyang nag-i-issue ng permit to import para sa asin. Pero wala naman daw silang alam sa domestic at local demand, supply at consumption ng asin. Kahit daw ang mismong Department of Agriculture, wala palang programa para mapangalagaan ang industriya ng asin sa bansa. Yung mga resource persons din natin ayaw din mag-aral. Hindi magsabi kung ano yung kailangan gawin. Dahil lahat dito nag-aaral. Pupunta kayo dito, tapos sasabihin nyo, hindi nyo alam kung ilan yung ini-import nating salt. Hindi nyo alam kung ilan yung naapektuhan. Hindi nyo alam paano ini-implement yung batas. Paano naman kaming matutuwa sa inyo? Nakakasawa na. Ito ay napakasakit na kapalaran na
natin, lalo na kung yung mga nakaupo sa pamahalaan, ganyan lang, walang puso. Walang pakialam kung anong gagawin. Walang pakialam kung magutom. Mahirapan yung mga kababayan natin. Isusulong ni Villar na chairman ng komite na maamienda ng batas para magtakda lang ng porsyento ng local salt production na gagawing iodized para hindi tuluyang mamatay ang industriya ng asin sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.